Tumatagip din na 300,000 pesos. Yan ang halaga ng overnight stay sa kwarto ng Sofitel Philippine Plaza Hotel sa Pasay City, kung saan nagpalipas ng gabi si US President Barack Obama. At dahil state visit, ang pamahalaan ng Pilipinas ang nagbayad nito at ng iba pang gastusin para sa kanyang 1,000 na entourage. Narito ang aking report. Isang pinakamimiting santuario sa lungsod na angkop para sa mga makapangyarihan at maimpluwensya tulad ng mga leader ng bansa, mga may dugong bughaw at pati mga international celebrity. Ganito ang paglalarawan ng Sofitel Philippine Plaza sa kanilang Imperial Residence kung saan nagpalipas ng gabi si US President Barack Obama. Makikita ang natatanging disenyo ng sikat na spin design studio ng Japan. Di mo na kailangan pang pumila sa pagkain dahil bibigyan kanila ng personal chef at butler. Bukod pa yan sa kanilang Eat All You Can promo. Pagkatapos kumain, humiga sa kama. Piling ang una na ikaw mismo ang pipili. Pwede rin matulog habang binibigyan ng libreng spa treatment. Yun nga lang, ang halaga ng overnight stay sa kwarto niya ng Hotel Sofitel tumataginting na 300,000 pesos. Di pa kasama rito ang tax. Ang mga kwarto pwede rin ayusin ng naayon sa pangangailangan ng bawat bisita. Pwede gawing gym, spa o opisina. Dahil state visit, ang Pilipinas ang gumasto sa lahat ng inihanda para kay Obama. Kabilang ang kanyang hotel maging ang marangyang salo-salo sa Malacanang. Wala pa raw maibigay na eksaktong halaga ang palasyo sa ginastos natin para sa bisita ni Obama. Sa isang text message, sinabi ni PCOO Secretary Sunny Coloma na saka na i-release ito kapag natapos na ang full accounting ng mga gastusin. Di biro ang pagbisita ng mga leader mula sa iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Kaya naman sa tuwing may mga heads of state na bumibisita sa ating bansa, natatangi rin ang ating pagtanggap sa kanila. Bukod sa espesyal na pagtanggap, mahalag rin ang seguridad na ibinibigay sa kanila. Kaya naman sa pagbisita halimbawa ni President Obama, tikom ang bibig ng mga otoridad sa ilang detalye ng kanyang biyahe, tulad ng security arrangements. Ang ilan natin namang kababayan umaasa na ang katatapos lang na pagbisita ni President Obama may magandang maidudulot sa ating bansa at mauulit pa. Sana bumalik pa si President Barack Obama. I look forward that he's coming back, then he will do something to help our country.